Manibagong araw ulit tayo mga kakausi at magandang umaga ulit sa inyong lahat at pagpatuloy lang natin yung ating ginagawa dito sa kwarto ni Kapakpak. Ayan at nagawa na ulit si Lester para dito sa Kesame. So kahapon, update ko lang ulit kahapon, naikabit na yung isang hardiplex. At ngayon na ipagpapatuloy ito. Bali, dalawa pang hardiplex yung natitira dito na panlagay. Bali, ang papasok dito ay tatlong hardiplex siguro. Kunti-kunti na lang yung ano, yung malalabis. At maya-maya ay punta na ulit ako sa hardware dahil bibili naman tayo ng buhangin at simento para sa pagpapalitada nitong walling. At ito naman kabilang kwarto ang gagawin dahil ito kung makikita nyo wala pa siyang palitada dahil nga kinapos tayo sa budget nung nakaraang araw na ipagawa ito kaya napatigil ito at yan, naiwan nga yung palitada niya yan, halos paikot na ito ay wala itong palitada. So, ito pagkatapos nung kwarto ni Kapakpak, ito naman yung ating isusunod na project. Hanggang dito sa kanyang pathway. Yan, hanggang doon yan. Yan at pasensya na kayo at talagang tambak yung gamit dito sa bahay dahil nga hindi maimis dahil pagka ganito may gumagawa, bulwas talaga yung mga gamit. Kailangan ilabas, ilagay sa isang sulok para hindi magipit yung gagawa. At itong CR, yan, yung CR ay wala pa rin kawawaan yan. Wala pa rin palitada. Hindi pa siya nagagamit dahil nga kinulang tayo sa budget. So, sana may pagpatuloy na yung paggagawa dito para kasi nakakapagod din yung putol-putol yung pagpapagawa. Sana may blessing na dumating sa atin para meron tayong maipuno doon sa mga kulang na materyales. Bali ito yung ano, yung tatabasin, yung ginuhitan na yan dahil sobra pa pala yung ano, yung dalawang hardiplex para doon sa Kesame. Pero konti lang naman yung tatabasin, halos ay 1 inches lang. Tapos din sa basin. Oh, angat. Mati. Sige, ano lang din. Oh, angat din. Angat din. Yan mo siya ang pag-extension, doon siya ano? Ay, nandun lang pa pala sa ato pa yung gamit. Yung grader tsaka yung bar. Extension. Ay, hindi na. Tapos nga pala natin yan. Ito. Sige na lagay. Ang mga muna din. Oo. Kaya pala muna ang buwan. Philip Straw. Ha? Pwede, tanggalin pa natin na rin. Oo, oh, muna. Tatanggal natin yung bukod niya. Aba, sasok na nga ito. Ay, sandali mo lang.
Tekan type ko sa'yo. Nakapinips ko na. Patayin ko muna yung... Patayin mo ng breaker? Oo. Nag-uubuhay po na lang yung electric. At yan, mga kusya, tinanggal muna yung bukol yan ng ilaw dahil kailangan ilusot yan doon sa, ano, sa hardiplex. So, bubutas pa doon sa hardiplex bago ikabit. Amin ko, sir, dito. Gitna mo na dyan sa anong yan. Hindi. Balik. Balik.
Oke, pas omongnya wae to. Dikabarin gak to.
Ready? Ya. 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 Ya
Tapos hindi ko. Ano mo? Ano mo na lang ang bagong gusto mo? Ano yan? 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 Dala ka lang siya. Mga kasi tayo sa Basmong Trading. Subukan natin nga magtanong dito kung meron. Meron yung ganito, banana rate. Meron pa? 100 pieces. Ito yung kaibas mo naman yan at kompleto rin dito kung ano gusto nyo bilhin sa mga construction supplies. Yan na nga mga kasi, bali 100 pieces na ito sa 50 centavos ang isang piraso. Yan, kayo na magkwenta kung magkano. Shout out kay boss, siya yung nagbili sa atin. At kay classmate, oh, si classmate pala yan. Yan. Yan, shout out kay Laila. Ating kaya batchmate ko yan. Ito na. Nakakonsi at mapapansin nyo sa supot nakalagay ito sa papel kasi meron na ngayong municipal ordinance na bawal na yung paggamit ng styro at saka ng mga plastic na hindi disposable dito sa bayan ng Nasugbu. Yan yeah, mga kosya at kaikabot niyo yung padalawang hard flex. Yun na lang yung nalang sulok na yun ang lalagyan. At ito nilalagyan na lang ng rivet yung padalawang ikinabit. At kinapos tayo doon sa bala ng rivet kaya medyo na patigil at kailangan pa natin bumili doon sa hardware. Ayan at doon sa loob at break time na break time time check 10 a.m. ng kaya kailangan ay break time muna ay Ayo, habis ini. Terima kasih.
Oh my God.
Kaya makakaw siya kaunti na lang at matatapos na. Kaunti nga tagpi na lang yan. Ayan, at matatapos na rin. Kunti na lang, kunti na lang. Nagyong nalahanap pagitan para ano? Bibili na lang nalang. Bibili na lang mamaya ulit pag ano. Thank you.
Yan na mga kusyat, nabuo ito nga kay Sammy. Ngayon, ito na lang ang problema. Ito kung paano ito susolusyonan itong siwang na ito. Kung anong gawin dito paraan. Dahil dyan ba ito, Arcon? Mga kakonsi, samahan niyo naman ako dito sa hardware at bibiloy naman tayo ngayon ng buhangin, semento at hollow block para doon sa ginagawang kwarto ni Kapakpak. At nandito na akong sa may tapat ng bibilhan natin. So samahan niyo na lang ako. Magtanong tayo dito kung magkano yung presyo. Pero dati na ako nakakabili dito, kaya lang hindi ko alam kung nagbago na yung presyo. Yan na, good afternoon. Bili ako ng kwan, buhangin. Yan na mga kausiyat, meron tayo sa kaya dito, si Freddy. Yan, at nakita natin siya doon sa may kanto ng BSU. At niangkas na natin siya at pawirin naman siya ng bukana. Yan, at napakasipag ng taong ito. Yan ay galing sa pukot. At ayaw nga sumakay dahil siya ay basa. Kaya pinilit na lang natin dahil malayo-layo pa ito yung lalakarin. Tsaka medyo hirap itong maglakad. Kaya iniangkas na natin. May gano'ng ulay, Fred eh? Kakalahating timba po. Kakalahating timba? Kaya pala wala kang walang laman ng iyong siyo. Oh, dito na lang sa kanto ikaw. Ay, ganun na lang. Okay. Isinin mo, tulak, palabas. Yun, no. Maraming salamat. Okay. O, teka. Tay. O, laksay. Ayun na mga kausiyat, tinala natin mamaya yung ating in-order na buhangin at saka simento. At tinatinakuha na ng video yung pag-order kanina kasi ayaw kasing magpa-video nung ating binilhan at nahihiya. So kailangan natin igalang yung kanilang desisyon kasi nakikiusap lang naman tayo na kung pwedeng mapasama sila sa video pero ayaw nila at nahihiya. Ngayon at abangan na lang natin mamaya yung pagdi-deliver. Kaya na mga kasi at ginagawa na lang ng master ng paraan para mapapapit yung mga bakal at para mapatibay yung gagawin yung pag-asinta dito. Kasi ito yung asintahan ng hollow block. Ngayon at meron na siyang dalang welding machine at i-welding na lamang. Thank you.
si Kaya nung ano. Ngayon siyang malaki. At naka-welding na yung mga bakal. At ayun, meron na rin isang nakatindig na para siyang magdadala to sa hollow block. Kasi ang hollow block kasi ay nakahang yung kalahati kung hindi gagawa ng paraan. Kaya yan, inaanuhan na lang pa ng bakal. Ginagawa siya ng paraan para pumantay dito sa walling sa loob. Kasi kung di gagawa ng paraan, masagwa. Naka-ano siya dito sa loob, naka-outlaw siya sa loob. Hindi siya papantay diyan sa walling. Malambot yan. Hindi ba tama, hindi tumama sa ano? Ha? Hindi tumama sa biga, kaya malambot? Hindi, hindi. Hmm. Ang kalambot. Thank you.
sir, pa Yung nasa yung pang blink mo sa tubo. Hindi tayo naglalabas ngayon sa vlog dahil ako'y kapoy. So, ayan ang ginagawa dito is winewelding ng... Wait lang, harap ko doon. Ito ba yung tsura ko? Anong oras hindi pa ako naliligo? Ayan ang ginagawa dyan pa ako. Sinilalagyan nila ng bakal para dyan ipapatong yung hollow blocks. Para pumantay dito sa pader na to, tay. Yun, nilagyan nila doon ng bakat para doon sila mag-aasinta. Para pantay pa din dito sa pader na ito, di ba? Dahil kulang yung ano eh, kulang yung, ang tawag dito? Yung ganito, yung sahig. Kaya walang pagpapatuhan, kaya nilagyan nila ng bakat. Very good, nice idea. Ayan, kaya pinapaharangan ko na to kasi bala ko mga konsi, maglalagay ako dito ng built-in cabinet dito sa part na to. So, kung buta siya, hindi pa magagawa yun kasi dito didigit yung cabinet eh. Kaya pinapasintang ko na to para close na siya lahat. Para isang gawaan na lang. So, hopefully, bago ko mag-birthday, tapos na itong buong kwarto, no? So, ito, tapos na yung hisame. Pa-finalize natin, pipinturahan ko siya. Hindi ko alam kung iwa-white ko na lang siya or pink dahil mahilig ako sa pink favorite color ko. Tapos ito nga, ipapa-loft-type bed natin ito. Tapos ipapa-tiles natin itong sahig. Tapos ito, built-in cabinet dito sa part na to, ng dingding na to, para maluwag. Hindi, ang dami kasi namin, papakita ko sa inyo yung kalat namin na. Ito yung kalat ng kwarto namin. Ang dami naming mga cabinet. Ito, isa to, cabinet. Ito yung luma kong cabinet. Medyo madami kasi ang damit ko, kaya pinalitan ko siya. So, binigay ko siya dun sa pinsan ko tsaka sa pamangkin ko dun sa anak niya. Tapos ito, itong Hello Kitty na to, apat na layer siya. So, kinalas ko yung iba para kasi nilabas ko. Mabigat kasi siya pag binuhat ng buo, so kinalas-kalas ko siya. Pero, 4-layer yan. Yan, kasyang-kasya dito yung ano ko, yung damit ko, dahil maluwag yung space niya. Kita niyo naman, madilim. Yan, maluwag siya. Tapos, apat na layer pa, no? So, malaki nga siya, kaso hindi siya aesthetic tignan. Hindi siya malinis tignan dahil sobrang colorful niya. Green, pink, tapos Hello Kitty. Kaya gusto ko yung built-in cabinet. Tapos, papakulayan ko na lang ng pink yung pinto. So, ang bala ko nung una, ipapapinturahan ko to ng gray. Kaso, okay na to, white na lang. Tapos, yung mga cabinet na lang ang pipinturahan natin para may ibang color, para may contrast. So, mga kasi, tapos na itong mabuildingan. Yan, napakalaking tibay na nito. Kahit tapakan ng tapakan, hindi na para bumigay yan dahil malalaki ang bakal. Tapos, naka-welding pa siya. Hindi siya patali. Tapos, lalagyan na lang siya ng forma doon sa ilalim. Hanggang dito, tapos forma sa ilalim. Para may pagpatungan ng hollow block.
mataas. Ayan na naging idea ni Lester. Pero okay naman yung idea niya, talagang malaking tibay bago puro mga nakabaon pa siya dito sa ano, sa dating pader. Mga nakabaon siya, oh. Tita nyo, nakatusok siya sa loob. Kaya napakalaki ng depensa. Hindi para siya bumigay. Ayun, at gagawa na lang ni Lester ng porma yan. Tapos, diretso, ano na yan, halo na ng halo block, ng semento at buhangin. Tapos, meron pa naman ilang halo block dito na pwedeng iasinta. Habang ay nintay yung in-order natin doon kanina. Kaya mayroon na yan. Merinda ka muna. Eh, hindi na yung merindang. Dahil na tayo. Ito yung mga merinda namin. Hindi na lang ng dito. Dito. Tapos may mga tubig na malamig. Ayan, mayroon na uling pang aking kape yan. Ayan, at kabit ng forma. Merinda ka muna. At dumating yung ating order. Yan, at sinabos yung nag-deliver. Ito yung semento tsaka hollow block. Bali, 15 semento lang yung hollow block lang yung ating in-order. Tapos ito pa yung buhangin. Oh. Yo, okay na yan. Pwede na. Para hindi masakop yung sa kalsada. Yan na, bali isang kubik ko lang yung in-order natin dahil napakahirap ng pagtatambakan dito, nasasakop yung kalsada. Nakakaya sa mga nadaan, kaya kung kukulangin man, hindi saka na lang umorder uli. At isa pa, mayroon pa nga ditong natirang papagparagdaganan. Kasya, hindi kasya. Mabuti at napadeliver na maaga yung ating materials. Kasi kung di napadeliver, wala na rin gagawin si Lester, ay medyo mahaba-haba pang oras. Ang oras natin ngayon ay 3:30 pa lang. Ayan, thank you boss. Okay. At mapapasama kayo ngayon sa vlog. Pangalan mo boss? Ha? Erwin, ikaw? Alfred. Alfred, shout out kay Erwin at kay Alfred. Siya yung mga tao ni architect Phil Oriundo.
Bali, hindi rin iba sa akin si Architect Phil Oriondo. Kamag-anakan din yan. Medyo hindi lang kami masyadong magkadikit at isa pa malayo. Malayo yung pagitan ng bahay namin. Yan at naghahalo na ng simento para masimula na yung pag-aasinta doon sa taas. So ayan mga kakonsi, dito tayo sa bintana ngayon. Ayan, dumating na yung in order na semento at buhangin. Excuse me po. So ayan, nilalagyan na ng semento yung nilagyan nila ng bakal kanina, and nilagyan na din nila yan ng ano ba tawag dito? Loading. Porma, yun, porma. Nalagyan na din ng porma. So ayan, nilalagyan nila ng semento para magkasahig ba. So ayan, pagpapatuan ng mga hollow blocks. And yan, naduktungan na din nila yan ng bahal. Ayan, na-weldingan na nila yan ng bahal dyan para sa pag-aasinta. Yun, I'm so excited. Kagabi, hindi ako dyan nakatulog. Sa baba ako natulog, nakapagsiksikan ako sa baba. Kaming lahat sa baba kami natulog. Dahil hindi siya natapos kahapon. So, tinamad ako maglinis kasi madudumihan din naman ngayon kasi nga hindi pa tapos. Kaya sa baba na ako natulog. So, yan. Dito na lang tayo. Kita din naman dito eh. So, ang tagal na nitong vlog. So, balikan na lang natin kapag nalagyan na ng, ano yan, pagtapos na malagyan ng semento, pag hollow blocks naman. O, yun mga kakonsi, nakapaglagay na ng hollow blocks doon sa nilalagyan kanina na, ano, na semento, na hollow. So, doon tayo sa loob duma. Excuse me. So kung nakikita nyo mga kapakpak, hindi nyo pala nakita, nilagyan doon na ang bakal. Ba't nilagyan doon na ang bakal tayo? Sure. Doon sa pag-anon. Okay, siyan. Para hindi bumigay yung hollow block. Okay. So di ba bukod sa nakatayong bakal na yan, naglagay din sila ng bakal na nakaganan. Yung tinatakpan ng semento na yan. Para hindi bumigay yung ano, dahil mataas yung ano, mataas yung asintahan. So, ayan. Ayan lang, lalagyan lang ng hollow blocks, but ang dilim. Ang dilim. Wala pa palang ilaw. Ayan, tinanggal nila yung bumbinya dito. So, balikan na lang natin kapag patapos na asintahan. Dahil ina-edit ko na din to para baka may habol pa mamayang gabi may upload. Konsi, sinasabi ko kanina, oh, may nilalagyan nila ng bakal doon. Ay, natulsik. Ang wine-welding yan. Para magdikit yung mga bakal. Konti na lang. Ilang patong to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bale, 10 patong ng hollow blocks yan. Natulsik. Yan ang mga kamsi at ang oras natin yun ay alas 5 na ng hapon. Oras na ng out ng ating trabahador. Kaya ito lang, ito yung nagawa na. Hindi na natapos dahil naubos na yung halo na simento. At saka isa pa, hindi ito pwedeng dipiglain dahil baka bumigay. Kaya bukas na lang ulit natin tutuloy mga kakonsi. So hanggang dito na lang muna ulit itong aking vlog. At abangan nyo na lang ulit bukas yung ating karugtong ng vlog na ito. So hanggang dito na lamang at maraming salamat sa inyong lahat. At sana po ay patuloy niyo akong suportahan sa aking challenge. At sana kahit na po natapos ang challenge ay suporta pa po rin yung hinihingi ko sa inyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Bye-bye. I love you all.